I think Catherine Canino was able to answer a bit of it, no? That Marie is closer to her, no? Kasi yun talagang hello, love, goodbye. Alam naman natin na ikwento ko na rin yun kung paano ko talaga physically pinahirapan si Catherine just so he could, she could be Joy. And she did wonderfully, no? But because Marie ay nag, kumbaga, nag, may konting pag-shift ng character, that's why Catherine, siya magsasabi kung ano yung tingin niyang malapit. Pero kasi si Alden, nahirapan ako. Kung mas madali nung nakaraan, nung HLG, closer to him, ako naniniwala akong mas medyo malayo yung a portion of the film dito ng HLA kay Alden. In fact, sabi ko sa kanya, Jay, gagawin mo ba to? Ay ano, mararamdaman mo ba to? Hindi, Derek eh. Patay tayo dyan. we cannot say exactly what it is because it's like telling you the story already. But then yes, it's hard kasi hindi si Alden, si Ethan in a certain portion of the film. Yes po, Derek. Kasi there are, actually there are scenes parang na since nga si Ethan somehow napunta sa Canada for some reason, di ba? May mga bagay doon na parang tinatanong ako ni Derek Cathy, Jay, kung ikaw ba, gagawin mo to? Tapos pag sinasabi ko, opo, Derek eh. Parang nagugulas. Wala bang ano dyan? Parang a certain, this certain trait na hinahanap ni Derek dyan. Sabi ko, tatry ko po, Derek. Pero yun nga, parang there's, ngayon si Ethan is somehow shifted also after, you know, flying from Hong Kong to Canada. And I think one of the reasons why is talagang malaki yung mga epekto ng mga bagay na nangyayari sa atin, sa paligid natin. And yung judgment natin is nababago based on the circumstances around us. So I think yun lang yung naging struggle. Parang yung Ethan before, medyo yung similarities po na meron kaming dalawa. Siguro I think it's really love for the family, hardworking, sacrifice, that's him. But right now, medyo may mga bagay si Ethan na hindi niya kayang gawin, pero kaya ni Alden gawin. Nag-iisip ako ng seminar. Without spoiling eh, no? Baka ma-spoil eh. At saka, sobrang layo kasi talaga. Sobrang layo. Sobrang layo siya sa akin. Kaya siya masaya gawin kasi malayo talaga. The way she talks, kung paano the way she carries herself, the way she handles things. Sobrang iba siya kung pag ako. Sundutan ko kasi meron kami mga isena direk. Sabi ko, Catherine, tinatapos mo na pelikula, tigilan mo. Kasi kung si Catherine daw, yun ang gagawin niya. So siguro, pag similarities, you know, I can relate so much sa character ni Ethan. I think. And si Joy and baliktad Marie, kami. It's Alden. Yes. Iba talaga. Kasi diba si Joy, ano siya eh, may puso din naman pero parate iniisip niya. Kung gagawin niya, practical ba to? Ganyan, okay. Ganyan. Si Ethan parang puro puso naman. May, siyempre nag-iisip din naman siya, but parate siya, sinusundan niya what feels right and kung ano yung feeling niya, kung saan magaan yung puso niya. And I'm like that as a person. Bago ko isipin yung bagay, yung uunahin ko is, tama ba ito na feel ko? Happy ba ako? Yung heart ko muna yung inuuna ko and then I think about it. Pag naman si Tizoy, parang ano siya, si Alda. Yan na, dulas pa yun. Lahat kami tawag sa kanya, Tizoy, okay? Lahat kami. Ayaw niya kasi ng ano, Alden. Yan ka so, na naman, lawyer ka na naman. Totoo, marami, okay, promise, okay, 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 okay. Promise. Baka kalapas mado yung bebeg. So pag si, ano, si Ethan naman, parate siya puso muna at saka niya iisipin. So nakaka-relate ako sa kanya. So may mga lines at may mga scene kami na ginawa na nakikita ko yung sarili ko na if this happened, kunwari, in real life, I would do the same. Same as Ethan. So, yeah. I love Ethan. Very relatable yung ano na. Character. Nakaka-relate ako sa kanya.